Hi class! Welcome sa ikalawang magkahan ng ating Araling Panlipunan class. Sa video na ito, ang mga layunin natin ay upang mabigyang kahulugan ang globalisasyon at upang maipaliwanag ang mga pananaw o perspektibo ng globalisasyon. Sinasabing ang globalisasyon ay isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa pamumuhay ng tao sa kasalukuyan. Ngunit kailan, paano nga ba nagsimula ang pandaigdigang fenomenong ito at paano nga ba nito pinago ang ating pamumuhay? Yan ang aalamin natin sa araling ito. Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang paggaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinasalamin nito ang makabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging ng mga samahan pandaigdig na pinabibilis ng kalahalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Sa mga kaisipang nabanggit, ang globalisasyon ay tinitignan bilang isang pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba't ibang prosesong pandaigdig. Ngunit hindi ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon sapagkat may mga pangyayaring nakapagpapabagal nito. Tignan natin ang terorismo na isang hamong pandaigdig bilang halimbawa. Dahil sa mabilisang ugnayan at migrasyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig, ang terorismo ay mabilis ding nakakapagdulot ng malaking pinsala sa buhay, ari-arian at institusyong panlipunan. Upang higit na maunawaan ang globalisasyon bilang isang kontemporaryong isyong panlipunan, mahalagang gumamit ng mga pananaw o perspektibo sa pagsusuri nito. May limang perspektibo o pananaw tungkol sa globalisasyon. Una ay ang paniniwalang ang globalisasyon ay nakaugat sa bawat isa. Ayon kay Nayon Chanda, manifestasyon ito ng paghahangad ng tao sa mas maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanya upang maglakbay, gumawa ng mga bagong kagamitan at makipagtalakalan. Ang pangalawang pananaw o perspektibo ay nagsasabi na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo o cycle ng pagbabago. Maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na maaaring magtapos sa hinaharap. Ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ay naniniwalang may anim na wave o panahon na siyang binigyang diin ni Terborn. Para sa kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon at ito ay ang mga sumusunod. Una ay naganap noong ika-apat hanggang ika-limang siglo na kung saan nagkaroon ng globalisasyon ng relihiyon dahil dito kumalat ang mga relihiyon katulad ng Islam at Kristyanismo. Naganap din ang globalisasyon noong huling bahagi ng ika-labing limang siglo na kung saan ang mga bansa sa Europa ay nagsimulang manakop. Naganap din daw ito noong huling bahagi ng ika-labing walong siglo hanggang unang bahagi ng ika-labing siyam na siglo na kung saan nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Ayon din kay Terborn, maaaring ito ay nagsimula ng gitnang bahagi ng ika-labing siyam na siglo hanggang 1918 na kung saan ito ang rurok ng imperialismong kanluranin. Maaari din daw itong nagsimula noong post-World War II na kung saan ang daigdig ay nahati sa dalawang pwersang ideolohikal, partikular na ang kapitalismo at komunismo. At ito ay nangyari din sa pagkatapos ng Cold War na kung saan nanaig ang kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya. Dahil dito, nagbigay daan ito sa mas mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, idea at teknolohiya sa pangungunan ng United States. Hawig ng ika-apat na pananaw ang ikatlo. Ayon dito, ang simula ng globalisasyon ay mauugat
sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. Sa katunayan, posibleng maraming pinag-ugatan ang globalisasyon. Ilan dito ang mga sumusunod? Ang pananakop ng mga Romano bago pa man ipanganak si Kristo. Ang pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Ang paglaganap ng Islam noong ikapitong siglo. Ang paglalakbay ng mga Vikings mula Europa patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika. Ang kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon. Ang pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia noong ika-12 siglo. Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay fenomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digmaang kalawa, ang paglitaw ng mga multinational at transnational corporation. Ang pagkakaiba ng MNC at ENC ay tatalakayin natin sa susunod na video. At ikatlo ay ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. Sinasabing ang pagbagsak ng Iron Curtain at ng Soviet Union noong 1991 ang naghudyat sa pag-usbong ng globalisasyon. Matapos ang pangyaring ito'y mabilis na nabura, ang markang naghahati at naghihiwalay sa mga bansang komunista at kapitalista. At yan ang iba't ibang pananaw o perspektibo ng globalisasyon. Isang aralin na naman ang natapos natin sa videong ito, mga bata. Alam class, hanggang sa susunod na pagkikita.